Hello, this is again Sai the Mom Boss and welcome sa panibagong video natin. If this is your first time na panood yung video ko, please feel free to subscribe sa channel ko. Kaya ay i-follow mo ako sa Facebook page natin to learn more about online marketing or pag-online business. So, ang pag-usapan natin ngayon ay 4 quick tips para sa mga gustong magnegosyo sa internet or sa mga gustong magnegosyo online. So, this video is for you if ikaw yan. Okay? So, itong 4 quick tips na gusto ko i-share sa'yo, ito yung nakatulong sa akin kaya nagkakaroon ako ng results sa ginagawa kong online business and I hope na makatulong din ito sa'yo. Okay? So, ano ba yung pinakauna? Ang first tip ko sa'yo ay kumapit ka sa reason why mo. Mahalaga yon. So, hindi enough na alam mo yung reason why mo, kailangan na kumapit ka doon. Kasi sa pagbe-business kasi, maraming mga challenges or marami kang pagdadaanan. Kasi yung pag-online business, para ka din nag-negosyo ng traditional. Na kailangan mo mag-effort, kailangan na may gagawin ka para makuha mo yung result mo. So, kung hindi ka kakapit sa reason why mo, baka konting challenge lang na naharap mo ay mag-give up ka kaagad. Which is nangyayari sa majority na akala nila sobrang dali lang. So, may mga learning curve ka kasi na ma-experience sa pag-online business. Lalo na kapag first time or kapag baguhan ka pa lang talaga sa pag-online negosyo. Kasi yun ang na-experience ko. Na-experience ko lahat ng mga challenges na yon. Pero kung kumapit ka dun sa reason why more, kung ano ba yung reason kung bakit mo sinimulan in the first place yung negosyo mo, then I'm sure na magtutuloy-tuloy ka at magiging successful ka talaga sa ginagawa mo. Okay? So again, kumapit ka sa reason why mo kasi yan ang magdadala sa'yo dun sa goals at yung sa pangarap sa result na gusto mong ma-achieve sa ginagawa mong online business. So ulitin ko, hindi enough na alam mo yung reason why mo. Okay yun na aware ka, pero mas mahalaga na kumapit ka dun sa reason why mo para kahit anong challenges ay kaya mong malagpasan sa ginagawa mong negosyo. Okay? So, kumapit ka sa reason why mo. Alright? Kumbaga, kanino ka bumabangon or para kanino yung mga effort na ginagawa mo. So, remind yourself every day about that. Okay? So, yun ang pinakaunang tip ko sa'yo. Yung number 2 naman, choose a vehicle first and master. Okay? Kasi maraming uri ng pag-online business. May affiliate marketing na ginagawa ko, may online selling or yung e-com, may ano din, information, kung nagbebenta ka ng mga information products mo, yung sarili mong produkto. So maraming uri ng online business. So ang advice ko sa iyo kapag first time mo is pumili ka muna ng isa at i-master mo. Kasi yung nangyayari ngayon ay pumasok sa isang online business tapos medyo na-challenge sila, biglang lumipat sa ibang online business. So ganung mga bagay, hindi ka talaga magkaka-result noon kasi puro umpisa lang yung ginagawa mo. Remember na sa lahat ng pagne-negosyo, may mga learning curve talaga 'yan or may mga kailangan kang pag-aralan. Okay? So, kailangan na mag-sync in sa atin yan. So, pumili ka muna ng isang vehicle, isang klase na business model para i-master. And once na ma-master mo na yan, syempre nagkaka-result ka nun. And pwede ka na mag-expand sa ibang business model. Okay? So, ganun. So, huwag tayong patalon-talon sa iba't ibang business model kasi medyo nahihirapan tayo, natcha-challenge tayo. Ganun naman talaga. Parte yan ng pagne-negosyo. Makaka-experience ka talaga ng mga bagay na yan. Mapuprustrate ka kasi nag-fail ka, hindi mo nagawa yung mga kailangan gawin. Pero, continue mo lang. Kasi, later on, ma-harvest mo yung mga tinanim mo. Para kasi nagtatanim nun eh. Di ba? Na kailangan mo talaga mag-effort bago mo ma-enjoy yung resulta ng mga tinanim mo. So, ganun yun. Ganun yung pag-business. Okay? So, again, pumili ka muna ng isa. Huwag ka muna tumalon. Kapag na-master mo na, kapag nagkaka-result ka na doon, yun, pwede ka nang, hindi naman lumipat, mag-expand sa ibang business model. Yung pangatlong tip ko naman sa'yo ay
prepare for obstacles or mga challenges. Kagaya na nabanggit ko kanina na sa pagnenegosyo, may learning curve yan. So may mga challenges ka na may experience. So mag-fail ka, mag-frustrate ka, but you have to prepare yourself for that. Kasi again, parte yan ng pagnenegosyo. Okay? So kailangan na mag-sink in yan sa atin. Kailangan na maging handa ka na harapin yung mga bagay na mag-frustrate sa'yo or mga reasons na kung bakit ka na-frustrate sa ginagawa mo online business kasi hindi mo makuha o kaya ay medyo na-challenge ka. So, normal lang yan, okay? Kailangan na maging handa ka sa mga bagay na yun. Parang online games or mga games lang yan eh. Diba? Na every level na paglalaro mo, may mga obstacles or may mga challenges ka na kailangan harapin. And once na ma-conquer mo yung mga challenges na yun, ay makakuha ka ng reward. So, ganun din sa pag-online business na every level, every time na nagle-level up yung skills and yung knowledge mo, may mga challenges or may mga obstacles ka talagang may experience. And ang kagandahan nun is every time na ma-conquer mo yung mga challenges na yun, is may mga bagong skills ka nalalaman, may reward ka dun, financial reward, kumbaga yung result. Alright? So, consider it as a challenge para makuha mo talaga yung goal mo, yung results na gusto mo. Basta kumapit ka lang sa reason why mo para every time na may mga challenges ka na na-experience ay hindi ka mag-give up. Kasi yun nga, yung iba, level 1 pa lang na inaaral nila yung pagne-negosyo, first level pa lang, ay bigla na nag-quit kasi nahihirapan, at challenge, ay hindi pala ganun kadali. Wala naman talagang madali sa pagne-negosyo. Kailangan mo lang talagang pagtiyagaan. Kailangan maging consistent ka. Kailangan maging persistent ka. Kasi walang naging successful sa kahit anong business na hindi nakaka-experience ng mga obstacles, ng mga challenges, hindi nagkakaroon ng mistakes, hindi nag-fail, at hindi naging persistent. Kaya kailangan na maging persistent tayo. Okay? Isipin mo lang yung reward, yung end goal. Kumbaga yung reward after mo malagpasan yung mga challenges na yon, sobrang sarap sa feeling kapag nangyari yon. Okay? Kailangan maging handa. Kailangan maging handa tayo sa mga challenges or mga obstacles. And don't worry kasi once na may ma-experience ka ng mga challenges, it's another knowledge naman para sa atin na pwede nating maituro sa iba. Diba? So, nakatulong pa tayo sa iba dahil dun sa na-experience natin. Kasi, diba nga, hindi natin matuturo sa iba yung mga bagay na wala sa atin. So, kapag may mga ganun experience ka, ituro mo sa iba kung paano mo siya ma-conquer. Okay? So, yung last naman is maging open-minded ka. Maging open-minded ka sa panibagong learning, panibagong information. Kasi once na naka-experience ka rin ng mga challenges or mga obstacles or mga problems sa business mo, kung hindi ka maging open-minded sa mga recommendations, sa mga bagong information, sa mga bagong skills, bagong learnings, ay hindi mo talaga siya masosolve. Okay? So para masolve mo yung bagong problem, kailangan mo ng bagong knowledge at bagong skills, bagong solusyon. Kasi it's impossible na masolve mo yung isang bagong problema having the same mindset, having the same skills. Kaya kailangan mo na maging open-minded para ma-attract mo yung mga bagong skills, bagong knowledge ayon. And I would like to congratulate you kasi pinapunod mo tong video na to. That means na open-minded kang tao na gusto mong matuto at gusto mo pang mag-enhance yung level of knowledge at yung skills mo. So yun ang 4 tips ko sa'yo para kung nagne-negosyo ka sa internet para makuha mo yung result na gusto mo. So recap tayo. First, kumapit ka sa reason why mo. Second is, pumili ka ng isang vehicle at i-master mo siya. Third, prepare for obstacles or challenges. And yung fourth, yung pang-last, be open-minded. Okay? Kasi yung mga open-minded na mga tao, yun lang yung naging successful sa pag-business. So, ganon. Okay? So, I hope na nakatulong sa'yo itong 4 quick tips na to. And let me know kung ano yung natutunan mo sa video na to sa comment section. And if you are that kind of person na gusto pang matuto more about online marketing or affiliate marketing, so my free online course ako na gustong i-share sa'yo. Yung online course na to is about affiliate marketing.
So, bibigyan kita ng free access doon sa tatlong video training series para malaman mo yung basic about affiliate marketing na pag-online business. And if you wanted to do the business with me, with us, with my team, then make sure na i-message mo kaagad ako para ma-reserve kita ng slot sa team na mini-mentor ko, okay? So, yun lang. Feel free to like and share this video and see you sa next video natin. Bye for now!